Magandang araw mga ate at mga kuya. Ang ibabahagi ko ngayon ay naiiba. Isang katanungan na mula sa aklat ng isang teologo na ang pamagat ay isang maikling katekismo para sa mga bata na dapat munang pag-aralan ng mga matatanda. Ang maakda dito ay isang Batikan, ang teologo na si Jose M. de Mesa. At sa isang katanungan, ako ay nakatawag pansin din sa katanungan ito. Ano ba ang niluloob ng Diyos sa tao? Ito ay basic question, pero magandang pagnilayan. Ang niluloob ng Diyos at ng Diyos sa tao, ang unang sagot dito ay upang lumigaya tayo at guminhawa. Ito lang ang nais ng Diyos. Hindi bahagi ng kaloob ng Diyos na tayo'y pahirapan at makaranas ng kalungkutan. Walang daya ang kabutihan ng Diyos sa tao. Ang Diyos ay hindi nandadaya ng kanyang pagbibigay ng kaligayahan. Kaya anuman ang ikinasasakit at tayo ay nahihirapan, ikinasasama din ang loob ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mahirapan at malungkot. Kay Jesus, lubos ang kanyang pagmamalasakit. Nababakas ito sa kanyang katapatan sa gitna ng hirap at pasakit. Kung titingnan nga natin ang sulat ni San Juan, napakaganda nito. Ang mga bagay na ito ay hindi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Mula ito sa aklat ni Juan. Kung gayon, walang ibang pinangarap ang Diyos kundi ang ating lubos na kaligayahan. Sa simula pa lang ng ating buhay hanggang sa huli, patuloy ang pagpapadama ng Diyos ng kanyang kagandahang loob. Kaya ikinalulungkot ng Diyos upang kapag tayo'y lumayo ang loob sa kanya, sapagkat batid niyang mapapahamak tayo. Ngunit, hindi tayo pinipilit ng Diyos. Ayaw niyan malayo tayo. Malayo tayo magdesisyon at kumilos ayon sa ating ninaanais. Kaya ang pagdidesisyon ay tanging nasa atin lang. Ang mahalaga dito ay pinapababatid sa atin ng Diyos na ang pagsunod sa Kanya ay upang tayo ay mapaginhawa at mapaliligaya sa ating buhay. So ito lamang po muna ang aking ibabahagi at sana ay may natutunan tayo sa pananaliksik na ito. Ito po muli si Kuya Landing at nagpapasalamat. God bless po sa ating lahat.